The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through a gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through a gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Angkop na angkop ang ating pagbasa ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Pagpapatuloy ng ating Panginoon upang makilala natin siya bilang isang mabuting pastol. Sa araw na ito, naghahanap din tayo ng mga taong sasalamin sa ating Panginoong Hesukristo na magiging mabuting pastol, mga mamumuno sa ating gobyerno. Ang Biblia ay hindi tumutukoy ng tuwiran kung sino ang ating iboboto. Walang ini-endorso. Subalit, sa pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa mabuting pastol, inihahanda tayo kung paano tayo tatanggap ng mga paalala ng Panginoon kung sino yung mga tamang tao na ilalagay natin upang maging kinatawan niya at magpapatuloy para sa atin ang kanyang pagiging mabuting pastol. Unang-una, kailangan makinig tayo sa mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesukristong laging nananawagan sa atin. Yan ang unang-unang dapat nating gawin, makinig sa Kanya. Lagi ngayon naririnig natin, sa salitang Latin pa, laganap, sinasabi, Vox Populi, Vox Dei. Kapag sinaling wika nyo sa Tagalog yan, ibig sabihin, ang boses ng mamamayan, ang boses ng Diyos. Totoo yan. Kung ang mga mamamayan ay nakikinig sa Diyos. Kaya kinakailangan, kung gusto nating maging boses ng Diyos bilang mamamayan, makikinig tayo sa Diyos. Ngayon, paano tayo makikinig sa Diyos? Kaya tayo nagdadasal na sama-sama, sapagkat ang pagdadasal ay mabisang paraan para makinig sa Diyos. Ang pagdadasal, pakikinig sa Diyos sapagkat iniaalay natin ang puso natin sa Diyos. Tingnan nyo, pag kayo nakikinig, ginagamit nyo yung dalawang tenga, hindi lamang isa, dalawa. Yung dalawang tengang yan, kapag ka pinagdikit nyo, magkokorting puso.
Kaya isa lamang ang tunay na pakikinig, pakikinig sa puso. Hindi yung makikinig ka sa isang tenga, lalabas yung sinasabi ng pinakikinggan mo sa kabila. Kinakailangan magdikit yung dalawang tenga para bumaba doon sa puso. Para yung puso malinis. Maging malinis. Upang sa ganon, makita natin ang katotohanan. Sapagkat pinapangako lamang sa mga taong malilinis na puso, sila lamang ang makakakita ng katotohanan. Yung mga tao na puro malisya ang puso, malisyoso, malisyosa, walang nakikita yan kundi kadiliman. Kaya nga makririnig nyo ang pangako dun sa mga taong malilinis ang puso. Yung tinatawag nating beatitude, mapapalad. Mateo 5:8. Ano sinasabi? Mapapalad ang malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O kita ninyo ha, ang pangako ha. Ang Diyos makikita lamang ng mga malilinis ang puso. Kapag ikaw'y malisyoso, malisyosa, marumi ang budhe, ay nabubuhay ka sa kadiliman. At sa kadiliman, wala kang makikita. Ang mararamdaman mo lang ay sarili mo, di ba? Kapag kayo'y may brown out, hindi nyo nakikita kung sino nasa harapan nyo, kung sino nasa likod, kung sino nasa tagiliran. Ang nararamdaman nyo lang, sarili ninyo. Kaya ang nagiging sukatan, upang sa ganon, mapansin nyo, ang kapaligiran nyo, yung sarili lang ninyo. Sarili lang natin. Ang boses lang natin ang napapakinggan. Boses lang natin. Yung katawan lang natin ang ating nararamdaman. Kaya yung ating pagpapasya, ang pinagbabasihan, puro sarili, puro sarili, puro sarili. Yung ba ang tama na magiging desisyon kung puro sarili lamang ang ating nakikita at ang ating nararamdaman? Kaya tayo nagdadasal ngayon, minumulat ang ating mga tenga para pag nagdikit yung dalawang yan, isang puso at makikipag-ugnayan tayo hindi lamang sa ating sarili kundi sa Diyos at sa ating kapwa. Yun, magkakaroon tayo ng tunay na pagkakaisa. Yun ang pagkakaisang tinatawag natin. Sapagkat mahirap maunawaan ang pagkakaisa kapag ikaw'y malisyoso at malisyosa. Minsan, napagkakamalan natin yung pagkakaisa ay pagkakapare-pareho. Unity is not uniformity. Sapagkat if unity is uniformity, it will be one-sided. Isang panig lang. Isa lang ang papanigan. Eh ang mga tao nagkakaiba-iba. At hindi mo pwedeng wasakin ang pagkakaiba-iba ng mga tao. Nilikha ng Diyos ang mga tao na iba-iba. Itong paring ito, wala kayong makikitang Xerox copy na ganito. Isang kopya lang to. At kayo din, ganun din. Walang makikitang ganyan sa inyo. Maski yung mga anak ninyo, kahit galing sa sinapupunan ninyo, maski yung kanyang genetic constitution, iba sa inyo. Iba-iba. Subalit ganun pa man, yung pagkakaibang yun, pwedeng pag-isahin. Hindi mo dapat wasakin. Tingnan nyo ang Diyos, ano? Minahal tayo kahit tayo iba. E
Ibang-iba tayo sa Diyos. Ang Diyos, banal na banal. Ako, makasalanan. Oh, minahal niya ako. Bagamat ako'y iba. At ganun din kayo. Kayo ba matutuwa kapag sinabi ng master niyo, mga misis, na kayo'y pinakasalan niya sapagkat kayo kamukhang kamukha niya? Di ba mas masarap at mas matamis pag sinabi ng mister niyo, alam mo, dami kong niligawan, pero sa dinami-dami ng aking niligawan, ikaw ang aking pinakasalan sapagkat iba ka sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. O, di ba? Mas masarap pakinggan yun. Kayo ba matutuwa, mga taga-Manaoag, kung sasabihin ko sa inyo, kaya ko kayong mahal sapagkat lahat kayo kamukhang kamukha ko? Baka pagkatapos ng misa, puntahan niyo ako at sabihin sa akin, Father, huwag niyo naman ako isama sa inyong kamalasan. O, huwag niyo mawa sa akin yung pagkakaiba't iba sapagkat yung pagkakaiba't iba, kahit iba't ibang panig yan, pwedeng pag-ugnayin. Hindi isang panig lang ang pakikinggan. Sapagkat kung isang panig lang ang pakikinggan, pingas ang ating pagtingin sa larawan. Kung isang tinig lang ang pakikinggan, bigo ang ating pakikinig. Kaya nga sinasabi nila, no? One-sidedness is the root of all mistakes. Yung isang panig lang. Kapag ka gusto mo magkaroon ng buong pagkakaalam ng katotohanan, makinig ka sa lahat ng panig. Hindi lang yung gusto mong marinig. Hindi lang yung panig sa iyo, pakinggan mo. Makikinig ka rin sa iba. Hindi ka lang makikinig doon sa mga kaibigan mo, sapagkat pagkaibigan mo, puro papuri ang maririnig mo. Kadalasan. Makinig ka rin sa hindi mo mga kaibigan. Minsan may sasabihin sa iyong masakit yan, pero may katotohanan. Ngayon, magkakaroon ka ng balansing pananaw. O kaya nga sinasabi natin, itong mabuting pastor, tinatawag lahat ng tupa. Lahat! Tinatawag ng ating Panginoon, hindi lamang yung mga sumunod sa Kanya, pati yung mga hindi sumunod sa Kanya, pati yung mga nagpapako sa krus sa Kanya, tayong lahat. Inklusibo ang tawag doon, hindi eksklusibo. Sapagkat kung yung mabuting pastol ay eksklusibo, ay patay, isang panig lang. At kung yan ang ating iboboto, yung mga taong eksklusibo lamang, isang panig lang ang pinakikinggan, isang panig lang ang pinapapaboran, ano yan, maglilingkod lang yan sa isang panig. Ang paglilingkuran lang yan, yung mga kapitalista at negosyante, sapagkat yung mga manggagawa, mga langgam lang yan eh. Ang paglilingkuran lang yan, yung mga bata, hindi yung matatanda, sapagkat yung mga bata, may kinabukasan pa. Yung mga matatanda, mamamatay naman yan eh. Ang paglilingkuran lang yan, yung mga malalaking tribo, mga Tagalog, mga Kapampangan, mga Ilocano, mga Bisaya, hindi yung mga Mansaka, Manobo, Igorot, yung mga maliliit, mga Mangyan, nakaw, yung mga iyan. Wala namang mga pinag-aralan yan eh. Iisang panig lang. Hindi ka iibig, sapagkat ang pag-ibig, pangkahalatan. Love everybody, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, hindi lamang yung mga kaibigan mo dapat mo ibigin, pati yung kaaway mo, iibigin mo. Oh, inclusive. Saan yan nalalaman at saan yan ituturo? Sa pamilya.
Kayo ba, mga nanay, tatay, tinuturuan nyo na yung mga anak ninyo maging inclusive, hindi exclusive? O baka tinuturo nyo lang doon sa mga anak ninyo, charity begins at home. Totoo yun. Charity begins at home. Pero may dagdag pa kayo, charity begins at home and it ends here. Ang pag-ibig nagsisimula sa bahay at natatapos sa bahay. Kaya, ang ipopromote mo lang ay yung sariling kapakanan ng iyong pamilya. Pamilya. O kaya tayo mga Pilipino, nagyayabangan, no? We are family-centered. Madikit daw tayo sa mga pamilya. Ang hirap nito. Parang nagkamali tayo ng turo. Dapat sana tinuro natin, hindi lang yung family begins at home. Tama yun. Pero nangyari, family begins at home and it ends there. Kaya ang Pilipinas, tingnan nyo, pag-aari lang ng ilang pamilya. Sino ang mga mayayaman? O malalaman mo sa kanilang apelido sa pamilya. Sino ang makapangyarihan? Nasa apelido yan. Ako? Sabihin nyo pangalan ko, walang price tag. Hindi ako mayamang pamilya. Walang power tag. Isang matandang pari lang ako ditong nadayo sa Manaoag. Sino ako? Walang pangalang nagsisilbi dito. Ang ayoko lang, kung ako'y nagsisilbi, kayong lahat pagsisilbihan ko. Na yung hindi ako magsisilbi, sa isang pamilya lang. Ang Pilipinas ay para sa lahat ng Pilipino, hindi para sa isang pamilya lang. Sapagkat ang gusto ng Diyos, tayong lahat, anak niya. Hindi yung anak lang ni Jose, anak lang ni Porfirio, anak lang ni Bartolome, ang mukhang mga anak ng Diyos. Bakit? Sila lang ang mayaman, sila lang ang makapangyarihan. At yung mga anak ni Juan, mga anak ni Isidro, mga mukhang anak ng Diyos. Sinilang na magsasaka, nakatakot-takot ang utang, at namatay, nakatakot-takot pa rin ang utang. Nagsilbi sa bayan ng katakot-takot, pero parang nabuhay na hindi anak ng Diyos.